Itanong lang po ako, madali po bang yumaman? Madali o mahirap? Maniniwala po ba kayo pag sinabi kong madali lang yumaman? Normally, we find it hard na paniwalaan na madaling maging mayaman kasi mas madali po tayong, mas marami po tayong kaibigan, kakilala, kamag-anak na mahihirap kaysa sa mayaman. Kaya dumadating tayo sa point na mahirap talaga maging mayaman. Pero hindi po totoo yun. Actually po, ang pagyaman, para lang siyang paano ka natutong magluto, paano ka natutong magbisikleta, paano ka natutong magdrive. Ganun lang po ang formula for you to become rich. Kaya lang tayo nahihirapan yung mayaman. Unang-una, alam niyo po ba na kultura ng Pilipino ang pagiging mahirap? Bakit kang sabi yun? Pansinin niyo po ang horror films. Ang karakter ng horror film sa atin, ano? Aswang. Anong itsura ng aswang? Pangit, matatanda, puti na ang buhok. Normally, saan nakatira ang mga aswang? Bahay kubor sa bundok. Pag-usapan natin horror film sa abroad. Anong karakter ng horror film sa abroad? Vampire. Anong itsura ng vampira? Guwapo, magaganda, sexy, macho. Saan nakatira normally ang mga vampira? Mansions or castle. Doon pa lang po, makikita na paano tayo mag-isip. Katang isip na nga lang po, ginawa pang pampulubi yung sa atin. Hindi man lang ginawa pang mayaman. Okay. Ngayon, may tatanong lang po ako sa inyo. Sino dito yung gustong yumaman? Pwede pong itaas ang kamay. Okay, pakibaba po ulit. Thank you po. Kung gusto mo maging magaling na basketball player, anong dapat madalas mong ginagawa? Ang pagpapractice po is partly mali. Bakit? Gusto mo maging magaling na basketball player? Nagpapractice ka araw-araw ng volleyball. Magiging magaling ka bang basketball player? Of course na. Pero kayo po yung samagot kanina, sabi nyo lang, magpractice. If you want to become a good basketball player, dapat ang pinapractice mo araw-araw, basketball, ang idolo mo, basketball player, ang madalas ang panoorin tungkol sa basketball, ang hilig ng mga kaibigan mo is basketball din. Now, if you want to become a good singer, gusto mo maging magaling na mga awit, sino dapat ang idolo mo? Singer. Anong dapat madalas mo ginagawa? Kanta. Anong madalas mong pinapanood? Mga concerts or tungkol sa pagkanta. Anong hilig dapat ng mga kaibigan mo? Pagkanta. Now, may question po ako sa inyo na gusto ko sagutin nyo na lang po lahat sa isip ninyo. Number one, meron ka bang idolo na mayayaman? Isip nga, di ba? Okay. Number two, meron ka bang pinapanood ng mga palabas na nakakatulong sa'yo para ma-inspire ka maging mayaman? Take note, hindi po ibig sabihin lahat ng pinapanood mo nakakatulong sa'yo. Kasi kung pinapanood mo po puro horror films, pustahan tayo, mahirapan ka maglakad sa dilim na mag-isa. Di ba, lumangin lang ng malakas, kakabahan ka na. Pangatlo, anong mga binabasa mong libro na nakakatulong sa'yo para ka maging mayaman? Hindi po totoo na pag nagbabasa ka ng libro, tatalino ka. Depende po sa binabasa. Kung ang madalas mong basahin pocketbook, hindi ka po tatalino. Magiging madrama ka sa buhay mo. Okay, now, anong hilig ng mga kaibigan mo? Pagyaman din ba? Pag naman yung sagot mo sa mga question ko is no, yun ang reason bakit ka nahihirapan yumaman. Hindi naman talaga mahirap yumaman. Iba lang kasi yung goal mo sa ginagawa mo. Parang ngayon, nandito pa ako sa Ortigas. Gusto kong makarating yung Pasay. Yun ang goal ko. Sumakay ako ng bus papuntang Caloocan. Sana makarating. Exactly, Caloocan. Natawa pa kayo. Okay, ngayon. Baguhin natin. Ang goal ko ulit makarating ng Pasay. Everyday nagdadasal ako. Umaga, tanghali, gabi ang dasal ko. Lord, gusto ko pong makarating ng Pasay. Walang sablay, yun ang dasal ko. Nung time na alis na ako, sumakay pa rin ako ng bus papuntong Caloocan. Saan po ako makakarating? And that is life. Even if you keep on praying, Lord, gusto ko nang magbago ang buhay ko. Ito na yung last na taon na maghihirap ako. Next year, magbabago na ang buhay ko. Kahit anong dasal mo, kung hindi mo babaguin yung ginagawa mo, hindi rin magbabago ang buhay mo. Walang pinagkaibon sa magda-diet na ako.
Nakailang pangako ka na sa sarili mo, ang tanong anong ginawa mo? Wala pa rin. Tayo ang mag-ano ng cause ng change, hindi ibang tao. Now, may mga konti lang po ang sasabihin na ito ang mga sasabihin ko pang ito masyado makakatulog sa inyo para magbago buhay nyo. Number one, kung gusto nyong umaman, dapat lakihan nyo yung tinatawag na psychological wallet. Ano yung psychological wallet? Yan ang capacity ng tao, ng utak niya, kung yayaman siya or hindi. Okay? I-visualize yun nalang po ang wallet. Pag mas malaki ang wallet, mas maraming pera pwedeng ilagay. Pag mas maliit ang wallet, mas konti ang pera pwedeng ilagay. Now, what if ang sweldo mo, empleyado ka, ang sweldo mo 10,000 per month? Buwan-buwan yun ang sweldo mo. Isang araw maganda gising ng boss mo, dinagdagan ka ng additional 10,000. Magkano lahat ng kinita mo? Anong nararamdaman mo kung nasanay ka na ang kita mo 10,000 at biglang naging 20,000? Of course, you'll be happy. But take note, ang 10,000 per month, ang tawag dyan, normal income. Kung normal income ang 10,000, anong tawag sa 20,000? Exactly abnormal. At lahat tayo gusto natin maging normal, syempre. Okay. Now, pag first, ang sweldo mo 10,000, umabot ng 20,000, biglaan, binigyan ka ng boss mo, dinagdagan ng 10,000, wala kang ibang gagawin, bibili ka ng bagong damit, or bibili ka ng bagong phone, or ititext mga kaibigan mo, friend, nasaan kayo, magpakita kayo sa akin, marami akong pera ngayon, manglilibre ako. In short, uubusin mo to para bumalik ka saan? Ginagawa po ba natin? Naalala niyo po ba nung nakaraang Pasko, pagkalapag na pagkalapag sa'yo ng bonus mo, di ba parang nasisindan yung pet mo na dapat ubusin mo agad yon? Kasi nasanay ka na ito lang yung kinikita mo, nung nasobrang, dun ka hindi nagiging unstable. Kaya since gusto maging stable, uubusin mo muna para pagbalik mo dito, normal ka ulit. Now, kung gusto mong yumaman, ang unang-unang kailangan natin gawin, lakihan mo yung pangarap mo. Ang problema po kasi sa atin sometimes, kasi nagbigyan tayo ng advice na kung mangangarap ka, dapat mababa lang. Para kung di mo man makuha, hindi ka masyadong masasaktan. Kung ako tatanungin nyo, kung mangangarap ka rin yan naman, itobo mo na. Yun na nga ang libre sa panahon ngayon, titipirin mo pa sarili mo. Iba kung mangarap ka ng kotse, Lamborghini na, Ferrari na, Porsche na. Diba at least umabli ka man, bagsak ka, Mazda, Civic, at least kotse pa rin. Kaysa pangarap mo, motor. Pag sumubli ka sa motor, munting bike ang babagsakan mo. Now guys, what if ang gusto mong kitain 100,000? Ang gusto mong kitain 100,000 per month. Sweldo mo 10,000, umabot ng 20,000, pero gusto mong kumita ng 100,000. Pag ito ba nangyari sa'yo, manglilibre ka ba? Bibili ka ba ng bagong damit? No, anong gagawin yung magsusumikap ka pa para yung kita mo umabot ng? In short, kung gusto mong yumaman, lakihan mo muna pangarap mo. Ang nag-a-abroad, bakit malaki ang kinikita nila sa abroad? Dahil ba sa dollar kinikita nila? No, kasi ang Pilipino po, nagbabago ang ugali pag nasa abroad. Pag kulang ang kita mo sa first job mo, pag nasa abroad ka, naghahanap ka ng second job. Pag kulang ang kita mo sa second job mo, naghahanap ka ng third job. Sa Philippines, pag kulang ang kita mo sa first job mo, nagrarally sa EDSA. Pag nasa abroad, maraming pera itatago. Pag nasa sa Pilipinas, maraming pera, titigil mo doon yan, titigil mo magtrabaho, uubusin yan muna. Pag naubos yung pera niyan, saka yan babalik sa trabaho. In short, kung gagawin mo palang ginagawa ng nag-a-abroad, for sure, kikita ka rin dito. If you're working right now at sakto-sakto lang yung kita mo sa gastos mo, kung gagawin mo part-time ang AIM Global, yung kinikita mo dito, this will be your savings. O di ibig sabihin, mayroon ng sobrang perang darating sa'yo. Ito ko na natin gawin, lakihan nyo yung psychological wallet nyo. Huwag po kayo makontento sa minimum wage per month, huwag po kayo makontento sa 20,000, 30,000, 40,000 per month. Okay? Number two, napakarami po nating paniniwala sa buhay natin na yun po yung nagkukos bakit tayo nahihirapan yung maman. When I was in high school po, I'm already earning 8,000 per month. Tatanungin, paano ako kumikita ng 8,000 per month? High school student ka. I'm from Bicol po. Ang business po namin sa Bicol, mga jeep na nagpapasada. In short, meron isang driver na lumapit sa akin. Sabi niya, Joseph, pautangin mo nga ako ng 500 pesos. Siyempre, tinanggihan ko yung driver namin. Kaya alam, meron siyang sinabing magic word.
Sa inyo, Joseph, pag binautang mo ako ng 500, after 1 month, ang ibabalik ko 600. Magkano lahat ng... Magkano lahat ang tubo ko? 100. Guys, hindi po ako hipokrit ang tao. Pagbentay mo ako ng bra at panty ko, yan ang ikakayaman ko, yan ang gagawin ko. Kasi para po sa akin, mas importante po ang laman ng bulsa ko kaysa sa ganda ng tawag sa akin. Marami pong tinatawag na manager. Wala naman money, puro langer. Diba ang iba puro lang dating, wala naman? Totong, sabi ko, yung 500 ko, pag nilagay ko sa banko, good news after 1 month, 500 pa rin po yan. Pag nilagay ka sa banko after 5 years, 500 pa rin po yan halos. So, sabi ko, di magandang negosyo to, binigay ko lang sa driver namin, true enough, after 1 month, kumitap ako ng 100 pesos. Sabi ko, maganda itong negosyo, at dun ko nalaman, pag nagpapautang ka, nagiging sikat ka. Lahat po ng driver namin nangungutang na sa akin, office mates ng ate ko nangungutang na rin po sa akin, yung ate ko nakautang sa akin once lang. Bakit once? Ang hirap singilo ng ate. Hindi ko masingil-singil si ate, okay? Sumunod pati yung sumayon sa office namin nangungutang na rin sa amin. In short, sa peak ng karir ko, okay, I'm already earning 8,000 per month. Biglang meron isang matanda na lumapit sa akin. Sabi niya, iho, tigilan mo na ginagawa mo. Kinabahan po ako bigla. Kasi ang turo po sa akin, makinig, sumunod sa matatanda. Wala pong sinabing kumontra. Ang sabi, makinig, sumunod sa matatanda. Eh, matanda po yung nag-a-advise sa akin. Kinabahan po ako bigla, naglakas loob na lang tanong, siko tita, huwag lang po kayo ma-offend. Bakit ko po kailangan itigil yung ginagawa ko? Sabi niya, napakabata mo pa talaga, iho. Wala ka pang kamuwang-muwang sa mundo. Sabi ko, bakit ko nga po ba ititigil to? Hindi mo ba alam kung anong tawag sa ginagawa mo? Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, 5-6. Sabi ko, ano naman po ang masama sa 5-6? Since ang tubo mo, 20% per month, lahat ng nagpapa 5-6, nandito ka pa sa mundo, yung kaluluwa mo, sinusunog na sa impyerno. Imagine mo, sabihan ka ng ganyan, eh kung makita niyo pa yung mukha niya, parang ang galing talaga doon, impyerno, gumaganon-ganon pa siya. Don't get me wrong, but I really don't believe sa kasabihan na makinig sumunod sa matatanda all the times. So ano po natin ibibis ang talino sa edad? Kasi marami pong tumatanda na wala naman pinagkatandaan. Tama, ako I do believe, listen to all advice, but be very careful kung anong advice ang susundin mo. Kasi isa lang sure ko, may alam ang bata na hindi alam ng matatanda at may alam ang matatanda na hindi alam ng bata. One example, sa medyo matatanda po dito, alam niyo po ba kung ano yung Dota? Kilala niyo po ba si Cardell? Alam niyo po ba yung First Blood? Di ba? Pag naman, ano ba yan? Kapit-bahay ba namin yan? Okay. Laro po yan. Ang point ko guys, sabi nga, ito na lang, another example. Kahit ikaw pa ang summa cum laude ng University of the Philippines, ikaw yung pinakamatalinong estudyante, isa lang sure ko, pag nasira ang inodoro nyo, sa tubero ka pa rin pupunta. In short, huwag sana maging mataas ang tingin natin sa sarili natin dahil magaling lang tayo sa academics kasi tandaan mo lagi, meron alam ang iba na hindi mo rin alam. Dito ka the store short, naghanap ako ng comparison kasi ayaw ko mawala yung 8,000 ko buwan-buwan. Buti sana kung pag naniwala ako sa kanya, siya yung magbibigay sa akin ng 8,000 buwan-buwan. Eh, hindi! Maraming tao sa labas, titigilan ka sa pangarap mo, pero hindi ka naman nila tutulungan. Okay, ngayon, naghanap po ng comparison, meron po akong na-meet na kaibigan ko. Ang business niya po, nagluluto po siya ng pansit. Ang kapital niya po, 100 pesos. So, 100 pesos pong yan. After niya, bibili siya ng 1 kilong pansit, konting kami, konting gulay. After nun, naibibenta niya po ng 300. Magkano tubo niya? Doon po ako nagtanong sa sarili ko. Kung yung kaluluwa ko sinusunog na sa impyerno, ano na lang kaya yung kaibigan ko? Masama ang 5-6 kasi ang tubo. Yung kaibigan ko, ang tubo po, 200% per day. Sabi ko, malamang yung kaluluwa niya, ninunuklear na sa impyerno. Guys, I'm sure lahat po tayo narinig natin yung kasabihan na ang isang nagpapa 5-6 masama. But the question is, kung aalamin mo kung saan talaga ito nag-originate, itong kasabihan na to, pag tinanong mang matatanda, anong sasagot sa'yo? Ah, sabi kasi yan sa amin ng matatanda.
Tanungin mo yung matatanda, anong sabi sa'yo? Ah, sabi rin sa amin yan ng matatanda. Ito yung problema mo, wala ka nang matatanungan. Kasi matatanda ng matatanda, namatay na lahat. In short, wala nang magpapatunay kung totoo or hindi. Now, bigyan ko na lang kayo ng mga isang sample na madalas natin pinagagawa, pero hindi natin naiintindihan bakit natin ginagawa. Okay, imagine nyo TV to. TV screen, at nanonood po kayo. Dadaan ako, paano ako dadaan? Yuyuko ako, excuse me po, di ba ginagawa pa ba natin yan? Yes. Bakit kailangan pa natin yumuko? Ba't hindi na lang tayo maglakad ng maayos? Excuse me po, di ba pag naglakad ka pa ng maayos, mas mabilis ka pang nawala? Di ba kasi sabi ng iba, eh kaya kami yumuko, para hindi maistorbo yung TV, eh pag yumuko naman ako, di ba susundan niyo para naman ako? Minsan na lumagpas sa TV, saan ba ipupunta yun? Ginagawa hindi. Bakit natin ginagawa? Sabi ng matatanda. Ibig sabihin, nakasanayan kasi natin na hindi natin namamalay na namulat na lang tayo ng ginagawa. The same with this. Wala tong maayos na explanation bakit naging masama to. Eh kung isa sa map mo nga, yung iba mas grabe pa nga yung tubo. Kung masama po ang 20%, dinapakasama po ng Jollibee at ng McDonald's. Kasi yung coke po nila, alam niyo yung costing nun, 2 to 5 pesos lang yun. Magkano binibenta? 25 to 80 pesos? Excited kang sipsip, hindi mo alam yung kalahati ng tubig kasi yung yelo natunaw, di ba sipsip ka pa ng sipsip? No, ma'am, hindi natin naiisip yun. Now guys, maliban dito, biyo ko lang kayo isa pang mga site. Maraming tao gustong gusto maging mahirap. Ulitin ko. Maraming tao gustong gusto maging mahirap. Bakit? Dahil sa kakapanood ninyo ng soap opera. Anong meron sa soap opera? Ang bida laging mahirap. Ang mayaman laging kontrabida. Ang mahirap naaapi. Ang bida naaapi, nawawala ng pamasahe, nawawala ng pagkain. Kaya minsan ikaw habang naghihirap ka, nawawalan ka ng pambayad ng kuryente, nawawalan ka ng pangkain, natutuwa ka subconsciously kasi feeling mo, ikaw yung bidang pinapanood mo sa mga soap opera. May isa pang famous pong kasabihan. Ang isa daw na mayaman, pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng... Kung naniniwala ka sa kasabihan niyon, papangarapan ko bang yumaman? Naalala niyo po ba kung paano natin dinilaan yung sinulit at pinasok sa karayom? Madali o mahirap? Kung yun na nangyarapan ka, katawan mo pa kaya ipasok mo sa karayom? Di alam, parang sinabi mo walang karapatan pumunta sa langit ang isang mayaman. But hindi po totoo yun, bakit? Kung ang Panginoon natin siyang may-ari ng buong mundo, mayaman siya hindi. Kung ang Panginoon natin, anak niya tayo at magulang natin siya, ano tayo dapat? Exactly. God mismo naglagay na God made us here on earth for us to become prosperous. Ibig sabihin ng prosperous, masagana. Now, sometimes naging scapegoat lang ng iba, bakit sila nagiging mahirap? Okay, ngayon, maliban po dito, okay, hindi ko ito masyadong elaborate, basta ang point ko, hindi po lahat ng nakasanayan, obligasyon po natin sundin. Sometimes po, walang masama, analyze mo muna kung nakakatulong siya sa growth mo o hindi. Kung hindi po siya nakakatulong, wala din pong masamang ilatro mo. Kasi ito yung point ko. Kung kakain ka, papiling ka kutsara, tinidor, or chopstick, ano pipiliin mo? Kutsara, tinidor. Do you think ang Chinese, ano pipiliin? Ang tanong, sino sa kanilang tama at sino sa kanilang mali? Di ba normally, nagkakaroon ng tama at mali, depende kung saan ka lumaki. Kaya the same with this. I'm telling you na wala pong masama sometimes, i-analyze yun muna bago nyo gawin or hindi. Number three, last. Lahat po tayo may tinatawag na pangarap. And for us to get our dreams, we only have two choice. Meron tayong dalawang pagpipilian para makuha mo pangarap mo. Pwede ka maging empleyado, pwede ka maging negosyante. Now, tatanungin ko po kayo. Sino ang pumapasok araw-araw? Empleyado, negosyante. Sino ang napapagalitan? Empleyado, negosyante. Sino may bandit lock? Empleyado, negosyante. Sino may magagandang sasakyan? Empleyado, negosyante. Sino may magandang bahay? Empleyado, negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Empleyado o negosyante? Okay, sino po dito yung first time na umattend na college student? Pwede pong makita yung kamay. Sige po, sino may college student pa dito? Kayo po, sir. Hindi na po. College student. Walang college. Kayo po. First time niyo po. Anong course niyo? HRS? Ano yun?
Ah, Hotel Restaurant Services. Ngayon, ano pangalan nyo, ma'am? Jer? Ikaw mo naman kausap, eh, ano? Jerny Lim. Okay nga, Jer na lang, okay. Huwag ka lang pupunta sa Cebu at huwag mong dodoblehin. Okay, hindi maganda yan. Ngayon. Si tita naman ang nag-buffer. Okay, anyway, Jer na lang. Pagka-graduate mo, Jer, anong gagawin mo? Maghahanap ng trabaho. Pansinin niyo po gaano tayo ka-weirdo. Okay? Sino pumapasok araw-araw? Empleyado? Sino nagpapagalitan? Empleyado? Sino may bandy clock? Empleyado? Sino may magandang bahay? Negosyante? Sino may magandang sasakyan? Negosyante? Alin mas maganda dito sa dalawa? Jer, ano ulit gagawin ng pag-graduate mo? Guys, hindi po ba kayo nagtataka? Lahat tayo, alam natin yung sagot. Nasaan yung pangit nandito? Nasaan yung magaganda? Eto! Anong gagawin mo pag-graduate mo? Eto. The question is, why? Bakit? Sabi ng iba, Joseph, you want to become a businessman, but ang problem is, wala ka ng pera. Hindi mo kailangan ng pera para maging mayaman at magtayo ng negosyo. Always remember, top 3 na pinakamayaman dito sa Philippines, they all started with nothing. Top 3, Mr. Gokong Wei, may-ari ng Robinsons, may-ari ng Cebu Pacific, dati lang po siyang nagtutulak ng karitang sa Cebu City. Number 2 na pinakamayaman, Mr. Lucio Tan. Si Lucio Tan po, may-ari ng Allied Bank, may-ari ng Philippine Airlines, ang dami po niyang businesses. Si Lucio Tan, nung nag-aaral po siya ng kolehiyo, wala pong pambili ng sapatos yung magulang niya, kaya naka-chines lang po siya habang pumapasok sa school nila. Kung ikaw ngayon, nakasapatos ka, mas lamang ka pa kay Rizal. Ay, kay Rizal, kay... Biglang Rizal. Kay Lucio Tan. Nung nag-aaral siya, top 1 na pinakamayaman, Mr. Henry C. Anong negosyo ni Henry C? Diba? Tama naman. Okay. Si Henry C. Si Henry C po, may-ari ng Shoemart. Kaya po siya Shoemart, kaya SM, kasi dati lang po siyang naglilinis ng sapatos. Just imagine, ang source of income niya dati, tagalinis siya ng sapatos, nakaipon siya, nagtayo siya ng isang department store puro sapatos, and the rest naging mall, at tuloy-tuloy hanggang ngayon naging Henry C po siya. Ngayon kung ang pagbabasa ng pagyaman pera, how come more than 80% ng nananalo sa loto, lalong naging mahirap after nilang manalo? Ulitin ko, 80% ng nananalo sa loto, lalong naging mahirap after nilang manalo. Question, bakit? Ano ba natutunan mo sa pagpapanalo mo sa loto? Wala. Now, pag may trabaho ka at nanalo ka sa loto, anong unang-unang mong gagawin? Mag-resign ka sa job mo. Bibili ka ng malaking bahay. Pag-aaralin yung anak mo sa magagandang school. Bibili ka ng kotse. Lahat ng pera mo palabas, walang papasok. Maubos hindi. Pag naubos, bebenta mo yung bahay mo. Ibibenta mo yung kotse mo. Yung anak mo medyo pag-aaralin mo sa mas mababang school. Lahat pa rin palabas, walang papasok. Maubos hindi. Wala ka ng pera, wala ka ng bahay, wala kang sasakyan, wala ka pang trabaho. Yun ang common na nangyayari sa mga nananalo sa loto. Ngayon, ang question dito, kung hindi pala reason pera, kaya kami bumabagsak dito, ang question ano? Ang reason bakit tayo bumabagsak dito dahil sa mahiwagang advice na to. Sabi ng mga magulang natin sa atin, number one, anak, go to school. Anak, study hard. Number 3, anak, find a job. Itatagalog ko po para ramdam natin lahat. Sabi ng magulang natin sa atin, anak, pumasok ka ng school. Mag-aral ka ng mabuti. Kasi pag nakapag-aral ka ng mabuti, makakakuha ka ng matataas na grado at makakahanap ka ng magandang trabaho at matutupad mo mga pangarap mo. Hallelujah. Sa mga estudyante nandito, tanong, ito po ba ang advice ng magulang niyo sa inyo? Yes. Sa mga magulang pong nandito, ito rin po ba ang advice ng magulang niyo sa inyo? Yes. Sa magulang na 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 magulang, ito pa rin po ang advice. Ang panahon noon sa panahon ngayon, ang laki na ng pinagbago.
Noong unang panahon po, habang tumatagal ka sa trabaho mo, tumataas ang sweldo mo, dumadami ang benefit mo, at nagiging importante ka sa kumpanya. Sa panahon ngayon, habang tumatagal ka sa trabaho mo, pinaplano ng boss mo kung paano ka sisipain at papalitan ka ng contractual. This is a good advice noong unang panahon, pero iba na po ang panahon ngayon. If you could ask your lolo, lola, noong unang panahon, isa lang ang nagtatrabaho, maayos na po ang buhay ng buong pamilya. Sa panahon ngayon, dalawa na kayong nagtatrabaho, kulang pa rin po ang kinikita ninyo. Sa mga nag-work na po for 5 years, kailan man lang po dumubli yung sweldo mo? Napansin mo gaano tumambling-tambling yung presyo ng gasol? Imagine mo, mag-ilang gasol na lang mabibili mo sa sweldo mo compared noon. Now, ang point ko guys, kaya tayo, maliban dito, meron tayong pangatlong source para pwedeng kumita ng pera. This is what we call networking. Maraming taong negative at skeptic sa networking, hindi dahil pangit ang networking, nagkataon lang po kasi na walang nagsabi sa atin na anak, mag-aral ka ng mabuti at pagka-graduate mo anak, mag-networking ka. Bakit walang ganun? Kasi nga, nung panahon ng mga magulang natin, wala pa to. May nagsabi sa akin, Joseph, kaya ayaw namin mag-networking kasi hindi naman lahat ng sumasali dyan yumayaman. Totoo! Hindi talaga lahat ng sumasali dito yumayaman kasi hindi rin po lahat ng nag-aaral gumagraduate. Hindi rin po lahat ng nagtayo ng negosyo nagkumita. Hindi po lahat ng nag-take ng nursing exam naging nurse. Hindi po lahat ng nurse ang trabaho pag na-nurse. Now, ang point ko, kung anong nangyayari dito, huwag po natin ilayo, nangyayari din naman dito. Kaya lang, itong tatlong to, ang tawag ko po dito, this is just an evolution. Anong ibig sabihin ng evolution? Parang ito po yung way mo, papunta sa pangarap mo. Paano yan? Ang employment sa akin, para kang naglalakad, papunta sa pangarap mo. Ang business sa akin, para kang nagdadrive, papunta sa pangarap mo. Ang networking for me, lumilipad ka, papunta sa pangarap mo. And ako, practical lang po ako, bakit ako maglalakad kung pwedeng mag-drive? Eh bakit ako mag-drive kung pwede kang lumipad? Bakit papatagalin mo ang sarili mo yumaman at susundin mo kasabihan na life begins at 40 kung pwede ka naman yumaman na bata pa? Ba't kailangan mo ang tingungkanan ka na 40? Diba? Parang sa mga dalaga po nandito, may dating pa ba sa inyo mag-drive ng isang sports car ang 40 or 50 years old? Diba parang wala na kasi pag magdadrive siya baka yung windshield niya may grado pa, diba para makita niya lang yung kalsada. Ayun lang. Sa mga dalagang nandito, kailan gusto mong pumunta ng Boracay at mag-tupis? Kung kailan 40 ka na. Di parang nahabulin ka na ng plancha, oy gusot-gusot ka na. Hindi na makikita yung tupis, yung mga cellulites mo, yung stretch mark mo, hindi na makikita. Now, ang point ko guys, itong tatlong papansinin mo, lagi naman tayo nagbabago. Nung unang panahon, para makapanood ka ng pelikula, anong gamit? Betamax. After ng Betamax, VHS, after ng VHS, VCD, DVD. Pansinin mo, nagbabago, pero pareho lang naman, panonood ng pelikula. Kaya lang mas gumagaan at mas dumadali. Pag makikinig ka ng music before, anong gamit mo? Plaka. Isang bilog na ganito palaki, isang kanta ang laman. Na-imagine niyo paano mag-soundtrip yung mga lolo at lola natin. Yan. Ang dami dalang plaka. Okay. Ngayon, nag-improve yun. Limit. Naging cassette tape. Ang problema sa cassette tape, para maulit mo yung kantang gusto mo, tutusukin mo ng ballpen, ikot-ikot mo ng ganun yung ballpen. Diba? Para maulit mo. After ng cassette tape, sumunod. CD, sumunod. MP3. Pansinin mo, nagbabago-bago lang, pero pareho, kaya lang, mas nagiging madali. Kung tatanungin niyo ako, kung papipiliin ko, ako pala tatanungin sa inyo, kung papipiliin kayo, kung aakit kayo ng building, elevator o stairs? Kung magulukay ka, pala o bakho? Yun ang reason bakit tayo nahihirapan yung maman. Pinapili ka na pala o bakho, gusto ko kutsara, kutsara. Ang ginagamit mo na source of income, uso pa ng unang panahon. Kaya huwag kang magtaka bakit ka nababagalan yumaman. Marami ng ways na pwede kang yumaman na mabilis. Ito pa rin ginagawa mo, tapos magre-reklamo ka, bakit ka nahihirapan yumaman.
Di ba, huwag ka nga sumunod lang sa Agos, alam mo, cellphone mo hanggang ngayon, di ba yung may antay na pa, di ba ang baduy na? Eh kung yun na nababaduyan ka, what more to? Nauso pa nung unang-unang panahon. If you want na yumaman ka ng mabilis, dapat matuto ka rin mag-adapt sa changes. Now, may tanong na lang sa inyo. Sa tatlong to guys, employment, business, at networking, alin ang may pinaka mahal na kapital? Okay, business. Alin ang may pinakamurang kapital? Tama po kayo sa pinakamura. Ang pinakamura is networking. Hindi po kailangan dito ng college diploma. Hindi po kailangan dito ng itsura. Hindi po dito kailangan ng ma-experience. Ang kailangan lang po dito, kung may pangarap ka, gusto mong baguhin buhay mo, pwede ka dito. Pero may pinakamahal na kapital, hindi po business. Ang may pinakamahal na kapital, anong kapital para ka maging empleyado? 14 years kang nag-aral. Elementary, high school, college. Ang laking binayaran ng tuition fee ng magulang mo sa'yo. Number 3, nagsunog ka ng kilay. Kaaaral ng more than 70 to 80% ng tinuro sa school. Hindi mo nga alam kung saan mo gagamitin hanggang ngayon. Nung nag-aaral ka, buhay ng may buhay pinakialaman mo. History. Kailan pinanganak si Andres Bonifacio, kailan namatay si Andres Bonifacio, ngayon hindi mo kaano-ano yung tao, pinagpakialaman mo yung lahat ng detalye ng buhay niya. Number 2, hindi na po tayo nakapag-move on sa taong to. Naging subject na po ng elementary, hindi pa napigilan, sa high school pa, hindi pa rin tayo hiniwalay, tinuro pa rin sa kolehiyo. Sino tong taong to? Dr. Jose Rizal. I have nothing against him, but my point is, yung natututunan natin sa kanya, hindi na po na-apply sa panahon ngayon. Hindi na po tayo nakipag-away pa sa mga Spaniards. Anong topic sa kanya? No Limitangere, El Filibusterismo, Basilio, Crispin. Di ba sino yung nakapulot ni chinelas ni Rizal na tinapon niya sa ilog, di ba? Ang point ko doon, antayal na noon. Parang ganito yan eh. Kung meron kang current na karelasyon ngayon, at hindi mo nakakalimutan yung ex mo, hindi mo ma-appreciate yung current na karelasyon mo, paano yung mga kabataan ma-motivate yung maman kung ang topic lagi yung pag-aalsa? Eh kung pinalitan na lang sa amin, buhay ni Mark Zuckerberg, paano siya naging napakayaman at age of 27, naging youngest billionaire siya sa United States. Buhay ni Henry C, paano siya nagsumikap na in spite na mahirap ang Pilipinas, nagawa niyang umaman. Kung yun sana ang mga topic, di ba mas nai-inspire ka ng baguhin na buhay mo? Pansin mo yung mga tao na mahirap, ang laging topic pass. Ngunin ba ka ang buhay ko ganito ganito, kaya hindi nakakapag-move on. Number 3, na dinugo lahat tayo kaaaral sa subject na algebra. Yung letra sa number, pinagpapaplus. 1A plus 2B equals 3B. Di ba, kailan mo malamdag ginamit yan? Napabili ng candy, ito 1B, ito supli mo 2C. Di ba, hanggang ngayon, hindi pa natin nagagamit yan. Simula bata tayo, isa lang laging sinasabi sa atin, mag-aral ka lang ng mabuti, pag rumaduy ka, gaganda buhay mo. Lahat po tayo naniniwala sa kasabihan yun kasi sinabi yun ng magulang natin, sinabi yun ng mga guru natin, sinabi din ng kapitbahay natin. Lahat yan ang sinabi, mag-aral ka lang ng mabuti, pag graduate ka, gaganda buhay mo. Nung graduation ceremony mo, ang sarap sa pakiramdam. Habang umaakit ka sa entablado, sabi mo, this is it. Yayaman na kami. Habang ginagano na yung tayo sa ulo mo, ramdam mo na ngayon, ako na ang puputol ng sumpa ng kahirapan sa pamilya namin. Nung nag-apply ka na ng trabaho, may panibagong katotohanan na hindi sinabi sa atin. Logo sa logo ng school, nag-aaway. Ateneo Lasal UP, hindi pa tinitingnan yung resume mo, yung grades mo, tiklop ka na dahil sa logo pala ng kalaban mo. Sumunod, nag-a-apply ka, may nakita ka with experience. Paano ka magkakaroon ng experience kung hindi ka nila tatanggapin? Tama?
Ito pinakamalala. Sabi sa atin, mag-aral ka lang, gaganda buhay mo. Kinarir mo yung pag-aaral. Elementary, high school, college, perfect mo lahat ng exam. Hindi ka nag-absent, hindi ka na-late. Sobrang ikaw ang pinakamagaling na estudyante sa classroom ninyo. Nauramdam mo na na pag nag-apply ka ng trabaho, automatic matatanggap ka kasing antalino mo. Nung mag-a-apply ka na ng trabaho, may panibagong katotohanan na hindi tinuro sa'yo. May nakita ka, may nakalagay requirements with pleasing personality. Paano kung ang itsura mo hindi nauso? Lahat ng pinag-aralan mo tumiklop dahil lang sa itsura mo. At alam, ito, totoo po, mas madali pong matanggap sa trabaho ang may itsura kaysa sa walang itsura. Diba, tayo napaka-judgmental natin. Manood ka ng balita, may nakita ka. Inakusahan ng rape, pinakita yung picture. Nakita mo yung picture, pangit. Ano ba pasok sa isip mo? Guilty. Tama po ba? Naging pangit lang, guilty na agad eh. Ngayon, ang pag-uusapan natin, this will be just be very, very quick. Okay, ang pag-uusapan natin, it's all about networking. Kayo na po mag-judge kung gusto nyo or hindi. Sabi nga, total, at least andyan na rin naman kayo. Pakinggan nyo na, at least makikita nyo at maano nyo anong difference ng totoong networking. Okay, ngayon, lahat ng negosyo may kapital. Ang kapital sa amin para kayo maging member, you just need to buy the package. Na ang worth po ng package is...